Hello guys, welcome back again to my channel. Ito po muli si Ma'am Shiku. So ngayon po ay ito po si Ma'am Talusig para po amin. Pabuhay na maging presidente niya. Wala. Naiiyak-iyak talaga si Ma'am Corazon din. Sa kaya ng kaninang interview ko kanina sa kanina, inano na rin nila ako eh. Tsaka siya dyan yun talaga si Yorme. Sana nakita niyo po ngayon. Kasi di ba malapit na siya? Wala. Oo. Sana yun lang. Sana huwag po inyo ang mga isipo supporters at saka lalo ng mga isipo vloggers. Nalulungkot lang ako kasi parang konti na lang kayo natitira. Dumadami naman ma'am. Dumadami na. Kaya lang kasi hindi ano, kaya lang kasi hindi na-recognize kayo kasi yung iba, pero marami. Marami na. 50 yata tayo, 40 sa group natin. No? Kasi pati yung DDS, Isko Moreno supporter na rin sila eh. Pero parang, kasi ako nag-subscribe lahat ako sa inyo. Ang napapansin ko, parang konti na lang kayo nag-vlog na yun. Ah, ayun po. Tuloy-tuloy po. Ako, hindi ako nag-ano, pero sobrang lungkot ko hanggang ngayon. Sabi kasi ni Yorme, mag-move on, pero hindi ko ako mag-move on. Oo. Tuloy ang buhay, wala tayong magagawa. Pero alam ko naman, yung mga ISCO vloggers, they have to do their way of living. We cannot argue with them or judge them. Ang importante sa akin, sana maging tapat lang tayo. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako mag-move on sa 1.9. Opo, hindi na gumalaw rin talaga nung time na yun. 1.8 gumalaw ng 1.9. Oo. Saan na yung taong pinuntaan niyo? Nasaan na? Hindi ko naman sinisisi, pero gusto ko man sisihin o i-judge ang mga 31 million. Saan na kayo pa yun? Sana inisip natin noon na yung mga tao maligira. Kasi wala naman yung mga pakialam eh. Ginamit natin sila. Nalungkot talaga ako, sobra. Hindi ko siya maintindihan bakit nabalos. Pero okay lang sa akin kung ba't ganoon yung 1.9 lang. Minaliit niya na lahat ang tao. Minaliit lahat. Ba't niyo binagsak si Yorme ng ganun-ganun? Hindi kayo patas ng lahat. Hindi ako maging bitter, pero hope and pray na magsisisi. Pero ewan ko kung magsisisi yung 31 million. Pero ma'am, tanong ko lang po sa inyo, kung halimbawa si Yorme, di ba sabi niya nga eh, magre-retire na siya. Naniniwala po ba kayo na pag may nag-offer sa kanya ng magandang proyekto o magandang posisyon, eh tatanggapin niya ulit? Hindi. Diba, ako sa tingin ko, dahil ang paniwala ko, naiintindihan ko kung bakit ganun si Yorme ngayon. Sa palagay niyo ba, hindi niya rin nararamdaman yung mga nararamdaman natin sa pagkakalo niya. So, igalang ko na lang kung ano yung nararamdaman niya. Pero kung sakali ma'am, halimbawang after 3 years na halimbawa, tumakbo ulit siya ng for mayor or for senator, susuportahan po ba natin siya ulit, si Yorme? Ako, basta for a year, solid po ako. Pero hindi po gusto. Ayoko na kasi i-comment kung ano man yung tabi. Siya pa rin ang magpapasyal. Opo. Pero nandyan pa rin po kayo nakasuporta. Pero alam ko naman madali na si Isko. Opo. For himself and for his family and for the good of the people. So I don't think, napakita na ng Pilipino kung gaano siya kamahal. Oh, yeah. 1.99 lang yan. As a, we are all 100. Voters are just by the people. I cannot understand what is a failure people who vote for BBM. Let me ask you a question, given I was a do you think yung nasa isip ni Yorme, hindi ba siya nasasaktan sa 1.9?
siguro naman po nasaktan si Yore, pero as aan naman po, na nag-stand naman pa rin po siya at unang nag-concede sa lahat ng tumakbang ano, presidente. Ano, life experience is ano, time of person. Yes. Pero, kunin mo yung damdamin natin sa isang tao. Kasi natin yung pagkapolito kasi ng pagkapresidente niya, hindi siya nakapagalit. Hindi ba tayo nahihiya? Naging good sport lang siya. Ay, diba sport po? Naman siya. Oo. Pero hindi ba tayo nahihiya na umasa siya na siya yung ipapagalit natin. Pero nawala lahat. Ng hindi pala siya mahal. Ano ba pinakita ng tao sa mundo? Ayun ako natutunan. I hope and pray that Filipino will change. Pero hindi man na yan tama ba tayo. Pero I think they will change. Tingnan natin kung ano man ano may papagitan ng Pilipino. And I'm very sure na your may be so enough. Position na is it is family. So let's respect mo kung ano mo sa ang parang ibig kong sabihin din, ma'am, the president that we never had din po ang word po ba nun? No, we had him, but we did not give him that chance. So I don't go with the paraphrase that the president that we never had. No, we had already the chance. We lost. It's not that thing that we never had. We had that chance and denied that we had the chance. That's the real thing. Do not tell that the president we never had. We have that. We should have that. He and denied. He should be the president. He was also being tao. He expects that. She expects that. Kasi alam niya, ragdaw niya, puso niya yung hirap, lalo ng that person. Hirap nila sa government. So, ako kasi nasubaybayan ko lahat ng sorry niya. Napanood niyo rin po. Lahat. And I know the people that we call. I don't know how to help change. So, hindi natin nawala. Still claim for power and money. I hope it will. Yun ang hindi nag-change. Dumana tayo sa pandemic, but he still has voted the money and power. I don't know if he lost. And na meron po ba kayong message kay Mayor Scobie? Oh yes, message po kay Mayor Scobie. Thank you for giving up. Though you were natalo, you is and that's the problem. And I hope the 31 million would realize that. And all the Filipino people. This is the man. We did not never lose him as a president. We were the one who gave that away from him. To serve the people. And your man, thank you. And God bless you. Ako, tears of joy. Kasi naubos na yung luha ko kanina. Hello, as go by, kalungko, people never do this. Me, I've changed. Nanibigan ako na pinoto ko at deny. Ang ibig sabihin, ma'am, people never change kasi hanap ng pagbabago yung mga tao. Ito na nga po yung BBA sa inyong pagbabago. Kaso, bumalik na naman po kayo sa... Hindi naman. Huwag na natin i-judge yung people. Kasi ang dami din nasaktan yung sa for 39 years, 21 for EDM, 20 for the Marcoses, and 18 for the... Yun lang. Nakalungkot lang. Binagsak nila si Yomi. Pinalukuran siya ng tao. Maaring pinalukuran siya ng tao kasi binili sila. O kaya meron ginawang hindi pumatas ng laban. Ang nagpabaksak kay Yomi is the people. Yung government. And the thought of the values. Yun ang nagpapagsa. Hindi yung tao. Kasi hindi namin lang sila. And if you ask them, oo, nagpabayad man sila. Pero, last month, yes. Ngayon, anong gagawin natin? Pero, ma'am, sabi nga rin po, hindi rin po natin alam kung talagang hindi sinodo si Yorme or may magic nga daw po.
bakit mababalik pa natin si Yorme na presidente siya na ngayon ay PM na? Kung sisihin mo naman yun na huwag na natin sila. Dapat ba sisihin natin na nalo si PM? Ang dapat sisihin natin yung mindset ng tao. Po kayo bilang botante, sa feeling nyo po ba kayo mismo sa sarili nyo at least nanalo kayo kahit natalo si Yorme pero nanalo kayo dahil nanindigan kayo? Panalo po. Ayun, at least alam natin sa sarili natin, sa konsensya natin na yung binoto natin yun talagang naniniwala tayong tama. Ayun naman, diba po? Oo po, hindi mo naman pwede diyan sa iba. Mm-hmm. Opo. So ngayon ano po na lang kayo, pray and always step the peace. Bumalik man siya, siya namin bahala. Basta importante, hindi niya papababayaan ang mga taong nangangalang. Okay. Yun lang. Kasi mahirap ang nang dyan na siya eh. Sa palagay niyo hanggang ngayon, siyempre, tanggap na yun yung makatalo, di ba? Pero, sakit pa rin po. Pagayin natin. Kayo rin mga hindi, kumbaga hindi madaling tanggapin eh. Kung tayo nga mismo na tayo eh sumuporta lang, hindi madaling tanggapin. Alam ko na lalong higit kay Yorme. Di ba? Hindi talaga nakasuporta ka kasi talaga Ma'am Corazon, di ba? Ever since talaga. Ano ba 'yan? Simula nung nag-announce si Yorme na presidente, yes, o mayor na po talaga? Ay. Ano po? Nung nag-announce lang siya, saka yung mga inumpisahan na niya yung pagbabago. Yung mga project po, nung yun na siya nakilala ng gusto. Na-appreciate ng... Yun, unti-unti ang paghanganin niya sa kanya. Kasi kung pipiliin mo lahat yung mga kandidato, tignan mo naman, hindi lang sa karakter at sa appearance. Oo. Bakit hindi mo iboboto dapat yung friend? Sa tingin niya siya yung most qualified. Lahat naman sila qualified, pero mas unqualified yun. Punta naman tayo sa light side pa. Paano bang tulong ang ginawa mo sa pangangampanya ni Yorme? Siyempre, lahat ng eskoyan, kanya-kanya tulong. Kayo, di ba, ang tulong nyo bagay. Ako, nag-support lahat ako sa iyo. Ako po talaga. Lahat, binyo po. At saka lahat ng rally niya, pinunta ako. Basta metro. Pumunta talaga rin po pala kayo. Sa isigaw niyo. Sa proclamation. Ayaw, ma'am, isigaw mo po. Sa proclamation. Tsaka sa candle, di ba, ma'am? O, sa candle. So, lahat po, pwedeng punta ka, pinunta ako. At higit sa lahat, yung lahat sinuporta ka po na tayo sa vlogger at saka lahat ng content kahit hindi mo sila kilala, upload and share. Tapos importante pa rin sa bahay, ako lang meron tayo po dito. Ito sa taas, tapos sa bay. Grabe. Hanggang ngayon, nandun pa rin si Isko. Tinanong nga ako ng barangay kasi nagtatanggal na sila ng tapon. Property ko yan, hindi nyo pwede tanggal. Yan pa rin yung presidente ko at grabe ang pamamahala. Oh, dahil nando doon sa bahay mo mismo, no? Oo, nasa gate ko. Oh. Yung inalis ko lang dun sa Azotea kasi ito yun ni. So, ito yung nandun sa taas tapos yung sa baba, isa lang yun. So, gate naman yun. Hindi nila pwedeng galawin ka. Kahit sino yung ilagay ko, kahit picture ko yung ilagay ko doon. Alam ko naman, alam siguro naman hindi sila tangan na natalo ako. Eh, sabi ko, yun yung presidente ko. Eh, panahalo pa rin sa galang naman nila kung paggalang ko nga sa kanila yun lang. Yun ang number one ko. Saka, hindi ako nag-miss ng kahit anong song. Kahit yung mga vlogs, yung hat, nilike, sinulit ko kayo, nilalike ko lang. Wow, salamat. Ang mga siyang lahat ng vloggers. Ako lang, ang dami nyo nang nawala. Iba ng content. Ako. Mas mararamdaman pa kung siguro yan ngayon. Lalo sa, ma'am, sa June 30, baka lalo pang umiyak si Ma'am Corazon sa ano. Ma'am, pupunta ka ba sa June 30? Alam ko may pakakataon lang talaga.
Eh, inintay ko nga, wala ko naman niya ka, di ba? Meron ba talaga? Meron po sa June 30 yung ano ni Yorme. Pagbaba po ni Yorme. Ah, meron ba? Nakadito niya. Kasi yun na lang, tignan mo na lang bakit hindi siya nagpapakita. Eh, siya pati naman ang mayor. Kung lambing niyo yung nararamdaman niya ngayon. Tao lang siya. So, praying for... And let's respect in COVID. Ayun naman, yung bagong government. As a citizen, government, pero the person. Ah, may gusto sabihin sa Maynila po. Kasi by Sunny na mayor na po ng Maynila. Ay, hindi ko siya po ba Maynila. Apo, ayun si Mayor Angela po. Oo, sa ano ka, Quezon City ako kasi. Basta ako. Kasi sobrang lungkot. Pagbubaan man tapos at ang hindi man ako. Maalala ko lang. Opo, lalo na pagpunta ka Maynila, ma'am. Yorme to, Yorme to. Hindi yung mga ginawa ni Yorme talaga sa Maynila. Kasi parang kung ano man yung problema natin. Iba kasi yung karisma talaga ni Yorme. Kaya nga, masalamat ko sa inyo. Kaya kung kayo dito kayo. Opo. Wala dito ko. Ngayon pa tayo kasi nakita ko kayo tao. Kaya. O yan ma'am, maraming salamat po sa inyo ma'am. Ay ma'am, Corazon Talusig. Salamat po, maraming salamat. Bye-bye.